na Diyos, meron din dalawang bagay. Di lamang ito yung Jehovah o Diyos na nasa panlabas, kundi ito rin yung Jehovah na nasa panloob. Sa katunayan, kung si Elijah, hinano niya yung mga propeta ni Baal sa isang sa bundok Carmel. Kasi sila ay paggawa sila ng burnt offering o mag-sacrifice sila doon, pero hindi sila gagamit ng physical na apoy. Kasi sinabi lang niya, sige, mag-ano kayo, magkatay kayo dyan, kumuha kayo ng altar, at sabihin niyo sa Diyos niyo na magbaba siya ng apoy para sunugin ang inyong handog na susunugin. Pero alam natin yung kwento, hindi sila natagumpay, ano man ang gawin nila, walang apoy na tumating. Pero si Elijah, kung siya ay nagsamba, naglagay siya ng altar, nagkatay siya ng baka, pero apoy na bumabag dahil sa kanyang pagsamba sa Diyos. Mm-hmm. Ibig sabihin mga kapatid, sa panlabas, nakita nila na, si Jehovah nga ang tunay na Diyos. Mm-hmm. Sa katunayan, dahil sa pangyayaring yun, namatay yung mga propeta ni Baal. At dahil din yun, ano nangyari? Nakahali si Jezebel, kaya sinabi niya, binigay ng decret si Elijah. Pero nung panahon na yun, natakot si Elijah. Natakot siya, nagtago siya sa bundok, sa kuweba. Ibig sabihin mga kapatid, unang pagkakita niya ay Diyos lamang na nasa panlabas. O kaya nga lang niya binihimok yung Panginoon. Yung Panginoon, ako talagang nag-iisa dito. Wala akong kasama. Ako lamang ang sumasamba sa iyo. Ngayon nagpakita yung Panginoon sa kanya, nagpakita siya bilang hangin, pero wala doon yung Diyos. Yung lindon, wala rin doon yung Diyos. Yung apoy, wala rin doon yung Diyos. Pero meron siyang maliit lamang na bulong sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagpaproklama natin na si Jehovah ay tunay na Diyos, hindi lamang ito ang mga panlabas na bagay. Amen. Maraming mga panlabas na bagay na ating nakaranasan, masabi natin related siya sa Panginoon. Pero mas maraming bagay na related sa Panginoon na tahimik lamang, pero bagay na nasa Panginoon. Kaya yung Diyos natin, hindi lamang sa Diyos, sa sinukob yung Diyos na nasa kalangitan, kundi siya rin yung tahimik na Diyos na narinigyan lang sa ating espiritu. Amen. Kaya kailangan natin matutunan mga kapatid na lagi tumapit sa Diyos na ito. Yung Diyos na ito, araw-araw siya ay nagkakandili sa atin. Araw-araw siya nagsasalita sa atin. Pero hindi siya nagsasalita sa isang malakas na tinig, kundi sa isang pabulog lamang na tinig. Kaya sa mga kapatid, kailangan natin magkaroon ng gantong paninig na makita natin o marinig natin yung gantong Diyos na karanasan ni Elijah. Kung mga kapatid, yung bilang ministeryo ni Elijah na yun, na takumpun niya na mainam pala na ganun yung kanyang karanasan. Maranasan niya yung Diyos sa gantong bagay, mas lalo niya maranasan yung Diyos sa isang particular pa na bagay. Amen. Amen.